Gagawa tayo ng 35 pesos na iced coffee! Ito ang nauso ngayon na iced coffee. Mura na at masarap. Sa reciping ito ay gagamit tayo ng instant coffee powder. Hindi na kailangan ng coffee machine or coffee maker. Simple magtitimpla ka lang ng kape, may negosyo ka nang pwede sa bahay. Ang gagamitin natin ay Nescafe na instant coffee powder. Ito ay stick. And yes, pwedeng gumamit ng nasa naka-pouch at yung nasa jar. And maraming variety na coffee ng Nescafe. And yes, pwede naman din gumamit ng ibang brand. And so gusto naman gumamit ng roasted talaga na ground coffee. Pero walang coffee machine, walang coffee maker, gagawa tayo ng cold brew. So ngayon, ang unahin natin gawin ay iced americano. So ito ay walang gatas. Ang gagawin ko lang sana ay yung famous na iced caramel macchiato na 39 pesos. Pero dahil andito na tayo, sayang naman, dagdagan natin yung ating recipe sa syempre sa mga ayaw ng may mga gatas. So ito, meron tayong 16 ounce na cup. Ang gagawin lang natin ay magtutunaw tayo ng 2 sticks ng ating instant na coffee powder. Ayan. Okay. So, 2 stick. Ayan. Pero kung gusto mo na stronger, pwede mong dagdagan. Pwede 1 tablespoon. At lagyan natin ng sugar para matamis. So, pwedeng wala na, pwedeng dagdagan ng asukal, pwedeng bawasan yung asukal. So, ngayon ay lagyan natin siya ng mainit na tubig para matunaw siya. Ayan. Tapos, i-mix natin. And then, lagyan natin siya ng ating ice. Ayan. Okay. Ayan. And then, ibusan natin dito yung ating kape. Okay. Ayan, mixan natin ng konti. Ayan. And ayan, meron ka ng ice na americano. Tapos, close natin. Ayan. Oh. Para sa next iced coffee recipe naman natin ay gagamit na tayo ng milk syrup. So, kukumbine lang natin ang ating kondensada at evaporated milk. Pero yung iba, ang ginagamit lang nila ay plain na full cream milk or plain na fresh milk. Tapos yung sweetener nila ay simple syrup or sugar lang. Pwede rin ganon. So, eto, i-combine natin yung dalawa. So, eto yung ating kondensada. Ayan. At ang ating evaporated milk. Ayan. I-mix natin ito na mabuti para makombine. Ayan, so next recipe natin ay iced latte. So, eto, coffee. Ayan. Lagyan natin ng mainit na tubig. So, eto yung gamit ko para kita yung measurement ng coffee. Ayan. Lagay natin. Okay. At maglagay tayo ng ating milk syrup. Ayan. Okay. Tapos, i-mix na natin ito na mabuti. And ilagay na natin dito sa ating cup na may ice. Ayan. Perfect. And then, takpan natin. And ayan na yung ating iced latte. Next naman ay brown sugar latte. So, simple lang ito. Lalagyan na natin siya ng brown sugar na syrup. So, meron tayong instant coffee powder. Ayan. Lagyan natin ng hot water. Okay. Tapos, lagyan natin ng ating milk syrup. Ayan. And para naman sa brown sugar syrup natin, gagamit ako ng Enjoy Caramelized Sugar Syrup. Kung gusto mong gumawa ng sarili mong brown sugar syrup, okay lang. Ayan. So, ilagay lang natin dito sa ating ice sa ibabaw. Tapos, ibusan natin yung ating coffee mixture. And then, takpan natin. And, eto na siya! Ayan, so ngayon, gawin natin ang iced mocha. So, same lang. Meron tayong instant coffee powder.
Ayan. Tapos lagyan natin ng cocoa powder. Ito ay unsweetened. And then lagyan natin ng hot water. And ang ating milk syrup. Okay. And pwede din na magdagdag ng asukal. Tapos i-mix natin to. Sa cup naman natin ay maglagay tayo ng chocolate syrup. Optional, pero maganda kung meron. Lagyan na natin ng ice. Ayan. And then, ilagay na natin ang ating mocha na mixture. Takpan natin. And eto na siya. Okay, next ay ang ating iced caramel macchiato. So, eto yung ating kape. Ayan. Lagyan natin ng hot water. Tapos, ang ating milk syrup. And then, maglagay tayo dito ng ating caramel syrup. Mix lang natin yan. Ang bango. And then, ibusan natin ang ating caramel macchiato dito. Oopsie. Tapos, maglagay tayo ng caramel sauce. Ayan. Okay. Takpan natin. And eto na siya. Okay, next ang gagawin natin ay dalgona coffee. Yes, ito yung trending na coffee 3 years ago. 3 years ago, di ba? So, ayan. Madali lang to. Ito yung ating sugar. Ayan. Tapos, ang ating kape. Okay. Ayan. And then, yung ating mainit na tubig. Ayan. So, madali lang to. Mix lang natin siya gamit ang ating wire whisk. Ayan. Mix mo lang talaga, ano, mabilis. And ayan, eto na siya. So ngayon ay maglalagay tayo ng gatas sa ating baso. Ang gagamitin ko ay full cream milk. Pwedeng gumamit ng fresh milk kung gusto mo. Ayan. Okay na tayo dyan. Tapos ilagay na natin yung ating dalgona coffee. And then, takpan natin. And eto na siya. Dalgona coffee. Ayan, para naman sa ating cold brew ay kailangan natin ng roasted na ground coffee. Eto ay produkto ng Bukidnon pero marami kayong pwedeng pagpilian sa market. Kung gusto nyo, i-try nyo yung mga local na mga brand ng coffee ninyo dyan, pwede. So, ang gagawin lang natin ay i-combine lang natin ang ating ground na coffee at ang ating tubig. So, ilagay natin dito. Ayan. Tapos, lagyan natin ang ating water. Ito ay room temperature na water. Hindi mainit, ha? Tapos, mix lang natin ito. Ayan. Para mabasa lahat ng ating coffee. And, ayan. Tapos, ilagay natin ito sa ref for 12 hours or overnight. Ayan, so may cold brew na ako. Ito yung gamitin natin. And sa gatas, ang gagamitin ko ay full cream na milk. Pwede naman na yung milk syrup yung gamitin natin. Pero dito, ito yung gamitin natin. Actually, pwede naman din na ito yung gamitin mo kung gusto mo na instant coffee yung gamitin. So basically, sa pagtitimpla ng coffee natin, ang naiiba lang talaga ay yung kape na gamit. So lahat ng ginawa natin kanina sa instant coffee, pwede mo din gawin dito sa ating cold brew. And sa pag-assemble, iibahin ko din. And yes, itong pag-assemble natin ay pwede mo din i-apply dun sa instant coffee. So, eto, maglagay tayo dito sa cup ng ating caramel sauce. Ayan. Okay. Hindi runny yung aking caramel sauce. So, gamitan natin ng spoon. Spread natin yan. And then, ilagay natin dito sa ating cup. And then, maglagay tayo ng konting milk syrup. Actually, dapat kondensada ito. Pero, hindi na ako magbubukas ng condensed milk kasi sayang. So, yung milk syrup na lang yung gagamitin ko. Pero, yes, dapat talaga kondensada to. Kasi, meron na tayong full cream milk. So, yan. Ilagay na natin. Okay. And then, maglagay tayo ng ating caramel syrup. Ayan.
And then mix natin. And then maglagay tayo ng ating yellow. Ooh! Tapos maglagay tayo ng ating cold brew. Ayan, takpan natin. And eto na ang ating cold brew na caramel macchiato. Ayan, kita nyo. At eto na ang ating mga iced coffee. Para sa exact measurements ng ating mga sangkap, please check description box. Ayan, so tikman natin. So eto ay iced caramel macchiato. Masarap siya. Tapos, alam niyo, hindi ako mahilig sa kape dahil napapaitan ako. Pero ito, tolerable para sa akin. Kasi yung iba may kilala ko, grabe silang maglagay ng kanilang instant coffee powder. Tapos, ang onti ng water. So, sobrang tapang nun. Hindi ko kaya yung ganun. So, ito naman, tolerable. Yum. Nauuso kasi ito ngayon. Kahit, alam mo, yung mga nasa kanto lang. As in, may mga ganito sila, 39 pesos, di ba? Very affordable and satisfying na siya. Sa mga coffee lover naman, manage your expectation. Kasi di ba, kapag coffee lover ka, marami ka na nalasahan ng mga klase-klaseng kape. Alam mo na yung mga magandang beans, yung mga brand. Siyempre, pagbigyan mo naman yung 39 pesos sa nagbebenta dahil yung ingredients din yan ay iba din yung ginamit nila. So, pero for me naman, sa 39 pesos, sulit na. Di ba yung nagbebenta nito yung iba na sa labas lang ng bahay nila or yung parang may motor o yung iba naman nagbabike, nagka-cart. Maganda siya na ganito dahil hindi mo na kailangan ng mga machine na isasaksak. So, kung instant coffee yung gagamitin mo, titimplahin mo lang siya, then yun nga, dala ka ng cooler mo para mailagay mo dun yung ice mo. Tapos naman, kung cold brew, hindi mo yung kailangan ng machine nun dahil, yun nga, overnight mo lang siyang steep yung ating kape. At kung gusto mo naman yung coffee mo ay hot brew, tapos wala ka ding machine na pang brew ng coffee, ang gagawin mo lang ay pakukuluan mo lang yung iyong ground na coffee for 4 minutes, ganon. Tapos ilagay mo lang siya sa thermos para mabitbit mo siya kahit saan. And ano uso talaga ngayon ay caramel macchiato lang. One flavor lang yung ino-offer nila. Pero yung iba din nakikita ko, naglalagay sila ng ibang flavor. Pwedeng may choices nga na fruity like strawberry, mga ganon. Yung iba naman plain lang yung Americano type, pwedeng ganon. So, ikaw nang bahala kung ano yung gusto mo sa menu mo, sa list mo, kung gusto mo vanilla flavor, pwede, or hazelnut. Kasi ang maganda ngayon, available na ang mga flavored ng mga syrup for coffee. Marami ka ng choices, hindi ka na mahihirapan. Sa brand ka na lang kung ano yung type mo na brand. Sa mga cups naman, may mas maliit, may mas malaki nito. So, eto ay 16 ounces. And eto ay U-cup. And then, pwede din na dome yung lid. Eto ay flat lid, may dome. Kung dome, yun yung maglalagay ka ng froth, yung foam. Ganon, pwede. Or kung gusto mo, lagyan ng ice cream. Yung coffee mo, pwedeng. And oo nga pala, maraming paraan sa paggawa ng coffee. Kasi diba, gumawa tayo ng milk syrup. So, yun ay may evaporated milk at condensed milk. Yung iba ay hindi gumagamit nun. Ang ginagawa nila ay full cream milk or fresh milk. Pero mas common ngayon ang full cream milk. Merong mga, may brand na Arla. And meron ding Jersey or kahit anong gusto nyo na gatas na gamitin. Ito ay minsan 85 nakikita ko, yung iba naman 89. So, may mababa, may 70, may 60, kayo na ang bahala. So, yung ibang gumagamit nito, ang ginagawa nila ay, kasi syempre hindi siya matamis, ang ginagawa nila ay naglalagay sila ng condensed milk. So, pwedeng ganun yung combination ninyo. Gaya ng ginawa natin dun sa ating caramel macchiato gamit ng cold brew. And sa lasa, kung gusto mo na strong yung coffee mo, syempre dagdagan mo. And yung standard kasi is nasa 1 to 2 teaspoon na instant coffee. Pero yung iba gusto matapang, so 1 tablespoon. And sa tamis naman, pwede din
bawasan mo or pwede dagdagan mo. So, ayan. Sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! Pwede mong ibenta ang coffee natin for 39 pesos. Pero kung magdadagdag ka ng sangkap, tataas din ang cost. At para mas malaki ang profit mo, pumili ka ng brand na mura pero masarap. Para sa exact measurements and costing, please check the description box. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!